hindi ko alam kung saan ako mag-shoot. Kasi feeling ko pare-pareho yung place kung saan ako nag-shoot. Baka maumay kayo sa background ko. Saan kaya ako? Lalabas sana ako guys, dun sana ako sa garden. Kaso nga lang, maingay yung mga sasakyan doon. Doon na lang ako pa. Dito na lang yata ako. Charo. Okay. For today's video guys, i-share ko naman sa inyo yung mga causes kung bakit ba tayo nagkakaroon ng acne breakout. Kasi nakakainis pag nagkaka-acne breakout. Kahit ako din kasi nagka-acne breakout din ako. So yun, i-share ko sa inyo guys para maging aware din kayo ano ba yung mga dahilan bakit nagkaka-acne breakout tayo. Disclaimer lang pala guys, hindi ako isang dermatologist or expert. Ang mga i-share ko sa inyo is based lamang po sa mga na-research ko, sa mga na-experience ko, at yung mga bagay na natutunan ko before. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo guys. So yun, stay tuned. So first thing guys na nagkakos pala ng acne breakout natin is stress. So kapag nai-stress ka kasi, nagsisecrete yung ating body ng stress hormones, including na rin yung cortisol. So, yung hormones na yun is na i-stimulate ang ating oil glands. Kaya, ang nangyayari, mas nagsisecrete or mas naglalabas ng sebum or oil. Kaya, yung oil na na-produce, yun, nagkakalag siya sa pores. Doon na nagkukas ng acne breakout. Kaya, yun nga, nai-stress ka naman sa mga bagay-bagay. Tapos, dahil i-stress ka, magkaka-pimples ka pa. Diba, imagine. Stressful na ang buhay. Second one guys is yung mga skincare products or yung mga makeup products na ginagamit natin. Kasi possible na hindi niyo alam na yung mga ingredients nun or yung content ng mga products na ginagamit niyo is mas nagpapatrigger pala siya ng acne breakout. Kaya kung mapapansin niyo pag may ginamit kayong product, tas ano, after a few days, ganyan, doon na nagkakaroon ng reaction, doon na dumadami yung pimples ninyo. So, yun. Ang kailangan na product na bilhin ninyo is non-comedogenic, or yung mga product na hindi nagkakalag sa pores. Kasi, mas na nagkakalag yan sa pores, mas nagkakas yun ng breakout. Pero, possible din na may mga content yung product na hindi gusto ng skin ninyo. Kaya doon nga nila sinasabi na hindi mo hiyang. Kasi nga, gusto maging maganda yung effect niya sa'yo, mas nagkakaroon ka ng breakout. So yun guys, yun yung mga products ganun na ginagamit, yun yung isang cause din kung bakit nagkaka-acne breakout tayo. Sunod guys is yung hormonal imbalance. Prone siya sa mga babae na syempre for menstruation or kapag pregnant, kapag mag-menopause, kapag nag-start or mag-end or mag-stop ka ng mga control pills, ganyan. Doon nagkakaroon ng hormonal imbalance na possible mag-trigger ang ating acne breakout. Kaya kung mapapansin din sa mga ibang babae, before sila magkaroon, doon nagkakaroon na sisilabasan ng mga pimples. Kasi nagkakaroon ng hormonal imbalance. Yun guys. Next guys is yung over-cleansing or over-scrubbing, over-exfoliating. That's the word na over. Over. Kasi dapat guys, mag-exfoliate tayo ng face natin once or twice a week lang siya. Hindi natin siya pwedeng gawin daily. Kasi ang pinaka-goal lang naman natin ng exfoliating or scrubbing our face once or twice a week is para ma-repair natin yung protective barrier natin sa ma-repair natin siya sa pag-protect ng dirt. Yan, parang i-renew natin siya, ganun. Pero kung lagi natin siya ginagawa, parang imbis na mas makatulong pa sa face mo, mas lalong
nagiging dry siya. Possible na maging dry. So, kung ang face mo dry, parang mas magsisikrit ng oil yung ating face. Kaya doon siya mas napuprone sa acne. So, kailangan guys, kung alamin natin palagi yung proper na pangangalaga or yung ating proper skincare. Next guys is yung overexposure natin sa sunlight na nagko-cause ng dryness ng skin natin. Pag nag-dry siya, parang dun nagsisikrit lalo ng oil yung ating face. Kaya dun, mas nagiging prone ka sa acne. Isa pa guys is yung hilig nating pansuot ng mga sombrero, kanyan, headband, mga ganun sa around this area. Tapos, yung tipong pawis na pawis ka na, ganun. Tapos, dito yung sombrero, halimbawa. Dito sa area sa forehead natin, nakatrap dyan yung mga bacteria, yung sweat, ganun-ganun, na possible na yung dirt, magka-clog siya sa pores. Kaya yun, mas nagkakaroon ka ng acne dito sa forehead. Isa pa guys, mga hair care products din natin. Pwede din yung naging cause ng breakout. Bakit? Kasi, halimbawa, dito sa hair nyo, kapag nag-shower, halimbawa, pwede na may mga ingredients doon sa ginamit mo na parang naiiwan yung iba. Ganun, parang nakaka-react nito sa back mo. Ayun, nagkakaroon ka ng acne dyan sa likod. Ano ganun. Isa pa guys, itong cause na to, ito dapat yung as much as possible iwasan natin yung tayo mismo yung mag-prick ng pimple natin, yung ipapop natin siya. Ganun. Dapat hindi natin yung gawin. Kasi kapag the more na ginaganon mo siya, tapos hindi mo siya totally na tawag dito, na-pop, ganun. Possible pa na mas mamaga siya, mag-swell siya, ganun, mas mamumula, ganun. Mas lalong malala yung effect niya. Kaya as much as possible, huwag mo siyang gagalawin. Kasi mas lalong kakalat yung bacteria niya, mas deeper pa yung problem. Basta as much as possible guys, iwasan natin siyang i-pop. Ganon, huwag natin siyang itouch ng itouch. No. Guys, next, yung una. Kung biglang nakas. Yung una, yung pillowcase. Dapat pinapalitan natin siya at least once a week. Ganon. Kasi, alam nyo naman, na pag natutulog tayo, dun naka, ano yung mukha mo. So, yun, dapat kailangan natin siyang panatiling malinis. Palitan natin siya. So, ang maya-advise ko lang sa inyo, guys, is always assure na yung mga products na binibili natin is non-comedogenic, oil-free siya, ganun. Tapos, huwag natin ang hayaan na dry yung skin natin. Kasi, the more na dry yung face natin, the more na magsisikrit ng oil yung face natin. Kaya, yun, mas more oil, more clog, more pimples. Kaya dapat wag nating hayaan na mag-dry yung skin natin. And ano pa ba? Kapag alam nyo na yung case ng acne ninyo is medyo severe na siya, masyado ba siyang marami, mag-consult kayo sa derma kung ano yung magandang gawin ninyo. Ganun. Huwag nyo lang siyang hahayaan, lalagay sa kamay ninyo ang solusyon. Huwag nyo hahawak-hawakan. Consult niyo yung expert. Yun lang yung ma-advise ko sa inyo guys. And ayun na nga, thank you for watching this video and leave it a thumbs up and syempre mag-comment na rin kayo kung ano yung mga bagay na na-experience ninyo about acne, ganyan. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys. Thank you so much for watching and till the next video.